At alam nyo mga katribo, kung titigan nyo mabuti ang bagong disenyo ng ating pera, ay malaki ang ipinagbago talaga nito sa bagong disenyo ng ating pera. Bago tayo magsimula mga katribo, mag-intro muna tayo. Bago ka pa lang sa channel na ito, ako po ay Taos Puso nag-iimbita sa iyo sa pag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Pinaganda ang disenyo, pinalakas ang security features ng ating pera. Pinadali ang paggamit para sa mga matatanda. Ito ay tinatawag na Bangko Sentral ng Pilipinas. New Generations Currency Banknotes na inalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong Miyerkules. At kabilang sa mga pinalitan na disenyo ay ang 50, 100, 200, 500 at 1,000 pesos bill. Ito ang pahayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na si Governor Benjamin Diokno to further promote inclusivity and integrity in our currency. The BSP also took an opportunity to further improve our banknotes of global best practice and at the same time improve on its design and security features. At alam nyo mga katribo, kung titigan nyo mabuti ang bagong disenyo ng ating pera, ay malaki ang ipinagbago talaga nito. Ang pinakakapansin-pansin ng pagbabago nito ay ang windowed security thread. Ang bagong disenyo na makikita sa ating mga pera na nilagyan ang disenyo hango sa katutubong hobby mula sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ang tactile marks o mga nakaalsang marka o design sa gilid nito o maging gabay sa mga malalabo o walang paningin. Ayan mga katribo, ang ganda ng bagong disenyo ng ating pera at hindi na rin mahihirapan ang ating mga kapatid na malalabo ang paningin. Yan ang rolling var nito kung saan nagpapalit-palit ang kulay ang pera depende sa anggulo nito. Narito ang disenyo sa bawat salapi o pera. Para sa 1,000 pesos bill, tilak wave mula sa South Cotabato ang disenyo ng security thread nito. Hinapalan din ang lapad nito at ng security thread mula 4mm to 5mm. Enhance naman ang value funnel o yung 1,000 sa gilid nito. At nilagyan ng rolling bar effects na nagpapalit ng kulay mula verde, papalit ng kulay asul. Gayon din ang emboss ng 1,000 sa may ibabang bahagi nito na nagpapalit naman ng kulay mula green papuntang magenta. At sa 500 piso bill naman ay may bagong patch design na 3 stars, isang 500 numerical value naman. Idinagdag sa 500 piso bill na nagpapalit-palit ng kulay mula gold at green. Nilagyan din ng rolling bar effects sa value funnel nito o 500 marks sa may gilid nito. At may apat na pares ng tactile mark sa gilid nito. Ang 200 naman ay hango naman sa Visayas ang disenyo ng security thread na nagpapalit ng kulay mula ginto papuntang asul. At may 3 pares ang inilagay na tactile mark nito. Ang 100 piso bill naman ay may security thread na hango naman sa hobby mula Bicol Region. Ang kulay tanso mula o papunta sa lila. 2 pares ng guhit ang tactile mark nito. Ang pares naman ang idinagdag sa 50 pesos bill. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay wala pang inilabas na disenyo ng
20 piso bill dahil kasalukuyang ginagawa pa lang ito. Ngunit inuubos na lamang daw ang raw materials sa paggawa nito. Kung matatandaan natin mga katribo ay naglabas ang BSP, ang bagong 20 coins noong nakaraang taon. At alam nyo, tuwing sumasakay ako sa jeep that time at sinusuklian ako ng 20 pesos coin ay tinatago ko ito. Unang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gawing feel, look at tawag method para suriin ang tunay na pera. Ngayon pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay maaari pa rin naman daw gamitin ang mga lumang pera. Hanggang sa ito ay unti-unting maubos at mapalitan nito ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Bangko Sentral ng Pilipinas, in-house NGC banknotes shall coexist with the NGC banknotes currently in circulation. Thanks for watching and please don't forget to like, share and subscribe.